Sige na, sumakay ka na. Sumakay ka na, huwag na matigas yung ulo mo. Ate! Elisa, sakay na sabi! Paalam, Elisa. Ate! Teka, bakit yung ina-arrest si Chito? Dolores, sabihin mo nga sa kanila na hindi ako kakampi ni Rex. Roman, hindi mo pwedeng arestuhin si Chito. Kung hindi dahil kay Chito, patay na ako ngayon. Kahit ano mangyari, kahit na anong sitwasyon ang dumating sa atin, nagiging okay ang lahat kasi magkasama tayo. Tama, ate. Basta kasama kita, okay na okay na ako. Hindi ko pababayaan na magkahiwalay tayong dalawa. Sisters forever? Sasamahan mo ba kami sa San Fernando, Pampanga para hanapin si Elisa tsaka yung kasama niya si Jam? Mas gusto ko po yun. Pihadong sa San Francisco, Pampanga lang si Jam at si Elisa. Doon ako nakasigurado, Pipo. Doon ang... Chief, hindi ako sigurado, pero ang akin lang. Kung nagbabasakali lang tayo, doon sa lugar kung saan ko si Jam nakita at si Elisa. Kung saan rin sila nawala. Naman, may punto si Pipo. Kung sa ganun, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon dito. Kailangan na pumunta ng Pampanga ngayon. Chang! 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 Ay, Dolores! Dolores, hindi pa po pwede. Hindi na pa pwede ng doktor. Maiintindihan ako ng doktor. Maiintindihan niya ako. Kailangan ko sinabi niyo. Yan nga sinasabi ko sa'yo eh. Ayan! Chang! Sinabi lang hindi mo pa kaya eh. Halika, Pipa, tumawag ang doktor. Halika, halika dito. Halika, umiga ka. Tom, alalahin mo yung chak mo. At ilas na alamos na to. Elisa, kanina pa yung last na yan. Ang dami ng last yan. Pero sayo naman po, baka po malaka po yung ibigay nung maaari ng kotse. Tsaka para mabutan po natin yung gusto ni Kuya Baldo. Sige na, basta huli na yan ha. Yan na yung last na last. Opo. Halimus po. Nahilo lang siya. Mabuti nga at hindi masama ang bagsak niya. Marami kasing pinagdaanan ng kapatid mo. At ang kailangan niya ay konting pahinga. May hangganan din ang katawan ng tao. Okay, oh, Doc. Salamat, Doc. Wala naman. Sige, may hatid ko na siya, Doc. Sige, Doc. Salamat, Doc. Okay lang. Thank you, Doc. Kuya, sabi ko naman sa'yo eh. Kaya ko naman eh. Gusto ko lang talagang makatulong at hanapin yung anak ko. Dolores, naiintindihan kita. Doktor na mismo ang nagsabi na hindi ka pa pwede. Hindi ka papayagan. Sige, pilit mo yung gusto mo. Makikita mo nga si Elisa, pero yung katawan mo naman yung babagsak. Gusto mo ba yun? Nakasandali na. Dolores, bigay mo na sa akin to. Hayaan mo na kami ni Pipo at ni Roman yung maghanap sa anak mo. Pangako, ibabalik ko sa iyo si Elisa. Paniwala ka lang sa akin. How are you, anak? Hindi po ako anak mo. Baka na... Baka nagkakamali lang po kayo. Elisa, ano nangyayari? No, you're my daughter. Anak ko, nagbalik ka sa akin. Kamusta ka na? Ako ang mami mo. Ako. Hoy! Bitaw mo yung mga bata. Anong ginagawa mo sa kanya? Bata ako si Elisa. Sino si Elisa? Yan! Yung bata ng anak mo.
No, anak ko siya. Opo, ako po si Elisa. Ako po yung anak niyo. I am so sorry. Nga dito. Ay, mag babae yan. Baka mamaya ako anong gawin sa'yo yan. Kailangan na po natin umalis, Mom. Traffic na po. Ayan na po. Patay na pala si Rex. Pero si Dolores nasa ospital. Paano natuluyan yung si Dolores? No, I mean, honey. Bakit ba kinailangan nilang humantong pa sa ganyan? Hindi kaya nagkagulangan yan sa pera? Like dun sa ransom from us. According dito sa article, si Rex ang kumidnap kay Elisa. Tumaka si Dolores at siya naman ang hinostage para patayin Megan. Do you honestly believe that? If that's from Dolores, honey, di ba guilty yan sa panghingidnap kay Elisa? And for all you know, alibi niya lang yan para linisin ang pangalan niya. What's new? Posible. Pero gugulang pa rin ako eh. Pero maiging patay na yun si Rex. Hindi man yan panagutan ng kasalanan niya sa batas. Pero sa batas ng Diyos, hindi siya makakatakas. Hello? Yes, sir. Okay, sir. Pumunta na ako sa station. Okay. Okay, ma'am. Han. Yeah. May meeting lang tayo sa mga police. May balita na sila kay Elisa. Okay. Sino nagsabi sa inyo pwede kayo makipag-usap sa ibang tao, ha? Kami ang unang kinausap niya. Hindi kami ang unang nakipag-usap. Migil ka. Ganun ang palusot. Baka mamaya kayo pang ang unang lumapit dun, eh. Para magsumbong. Sabihin ko to kay Kuya Baldo. Wala po kami kinuwento sa kanya tungkol sa amin. Kaya huwag niyo po kami sumbong kay Kuya Baldo. Totoo yung sinasabi ni Elisa. Nagkasabi siya ng totoo. Huwag mo na kami isumbong kay Kuya Baldo. Parang awan niyo na po. Sige na, sige na. Tigil niyo yung drama niyo. Sa ito, tatandaan niyo, ha? Huwag na huwag kayong kakausap na ibang tao. Pag may lumapit sa inyo, layuan niyo. Dahil kung hindi, sumbong ko kayo talaga kay Kuya Baldo. Malalagod kayo. Tara na, umuwi na tayo. Ano yung mga pinalamot siya? Sige. Okay. Sige na, Lisa. Ay, hindi natin dito. Diretso ka lang natin. Diretso lang? Nakahalap na po namin ang lahat ng CCTV footage na nirequest niyo sa araw. Pero sa kasawang pala po, wala po doon anak ko. Sir, bakit pwede natin reviewin pa na isang beses? Siguraduhin natin na wala talaga yung anak ko doon. Sir, ginawa na po namin yan. Natin po kaming nag-review ng mga footage. Pero hindi po namin nakita ang anak niya. Siguro, sir. Salamat, anak. Wala ka naman po. Okay. Parang gagawin ko hanggang ngayon. Hindi pa rin nakita ang anak. You know, honey, this whole search is stressing you out. Look at you. Hindi ka na nakakatulog. Nangangayayan ka na. Can we just go home? Paano ang anak ko? Well, hindi naman tayo titigil sa paghahanap sa kanya. I just want us to go home so we can rest. Babalik pa rin naman tayo dito kapag mailin na yung mga polis. May pasapan na natin ito, di ba? Hindi tayo aalis dito ang katigulangin kita ng anak. I know. And believe me, that's also what I want to happen. Pero gusto ko rin makapagpahinga ka. You need it. Honey, paano ka makakapag-focus sa paghanap kay Elisa kung ganyan ka? Lagi kang puyat. Wala kang pahinga. So can we just go home to Manila and recharge? If you want, bumalik tayo dito every weekend. Please, can we go home na?
Bakit kaya ako tinawag na anak nung Ali kanina? Nakita mo lang siya, ate. Nakakaawa po siya. Ang ganda-ganda po ng suot niya, pero sobrang lungkot po ng mga mata niya. Ano po kaya nangyari sa anak niya? Elisa, sa susunod, huwag ka basta-basta makikipag-usap sa kung kanino, ha? Eh, bukod sa mapapagalitan tayo ni Kuya Baldo, hindi pa naman natin alam kung ano yung totoong ugali nila. Jam! Elisa! Bakit po kami hinahanap? Tagal-tagal niyo sakali, tapos eto lang naiuwi niyo. Sandaan ko. Sorry po. Sorry, Kuya Loy. Nalimos namin. Nalimos kami sa lahat ng mga kotseng dumaan. Huwag ka nang palusot, ha? Pagsabihin mo, tatamad-tamad kayo. Ha? Huh? Bitawan mo ako! Elisa! Elisa, bitawan mo ako, Kuya Baldo! Elisa! Ayaw pa! Elisa! Pag-uusa sa inyo dahil hindi kayo umabot sa kota. Mangulang silbi! Ayaw! Ang gusto mo sumali. Sige. Elisa! Ayaw! 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 Pag hindi kayo makakalang malaki sa paninimit sa inyo, hindi maugos ang parte ng katawan niyo. Sugat. Elisa, mas gusto ko nang nangyari to kaysa sa ikaw yung masaktan sa ating dalawa. Tsaka diba naalala mo yung pangako ko sa'yo, napuprotektahan kita kahit anong mangyari. Yan lang yung ginawa ko, tinutupad ko lang yung promise ko sa'yo. Ha? Baby, tignan ka sa'kin, ate. Salamat na kilala kita. Hayaan mo, pag nakita ko yung mga pamilya ko, kukunin ka namin dito. Napakuha kita sa kanila. Kaya pwede ka na rin makatakas kay Kuya Baldo. Elisa. Yung bag ka. Oh, kayo lang bang dalawa? Where's Elisa? Unfortunately, hindi pa rin namin siya nakikita. Eh, what made you decide to come back? Well, we've been there a few days na. Gusto namin sana magpahinga muna. Gusto niyo ako na lang muna maghanap kay Elisa sa Pampanga. Okay lang, hindi naman ako busy. It's okay. Thank you for offering, Cici. Pero kinausap naman namin yung mga police before we left. And we're confident na tuloy-tuloy lang ang search nila. Siguro we'll just check every weekend. Okay, kung gano'n naman pala din, wala akong dapat ipag-alala. So, pasok na kayo. Magpapahanda akong pagkain. Oh, sige, pupunta na lang ako dyan. Kuya Balita. Eh, si Roman kasi nagpapatawag ng meeting dun sa presinto. Eh, doon na rin namin pag-uusapan yung pagpunta namin ng Pampanga. Uwi lang ako sa bahay para kumuha ng gamit. Sumama sa akin, ha? Opo. Kuya, baka pwedeng sumama naman ako sa inyo. Baka kaya ko naman, i-meeting lang naman yun. Gusto ko kasi pakinggan ko ng mga pag-uusapan nyo doon. Dolores, wag na. Baka mabinat ka pa eh. Diyan ka na lang. Tayo kami. Baka pwedeng sumama kami. Malakas na kami. Hindi na. Diyan na lang kayo. Hindi nyo naman naiintindihan kung ngayon pag-uusapan namin eh. Sama na lang yung tiyang nyo dito. Mas kailangan ka nyo dito. Kung ganun po, ano pong pwede namin may tulong sa inyo? Ano naman po namin, wala po kami magawa sa paghanap kay Elisa. Mga nakipagdasal niya na lang kami. Sa ngayon,
Diyos lang yung kakampi natin para mahanap natin yung pinsan mo. Kuya, maraming salamat ha. Salamat sa lahat-lahat. Napakaswerte ko talaga na meron akong kapatid na katulad mo. Pagpasensyahan mo na rin ako na dami-dami kong problemang dinala sa bahay mo. Puro na lang problemang inatupag niyo. Dolores, huwag na huwag mong sasabihin yan. Pamilya tayo. Pag may problema ka, problema ko rin. Sige na, alis na kami. Sige na. Itay, ingat kayo ha. Elisa? Diyan. Elisa, nakakamagkano na tayo? 10 pesos yung ate. Kamag-alala. Hanggang mamaya pa naman tayo dito, eh, marami pang magbibigay sa atin, ha? Bilang natin itong palilimos. Palimos po. Palimos po. Palimos po. Salamat po. Palimos po. Salamat po. Namimiss mo na siya, no? Sobra. Nag-aalala ako sa kanya. Isipin mo. Bata-bata pa niya. Hindi na siya nagkaroon ng katahimikan. Naawa ako sa kanya, Sisi. Huwag ka na mag-alala. Pwede mo naman iayos ang lahat sa buhay niya sa oras na mabawi mo siya, eh. Hindi pa huli ang lahat. Bata pa naman si Elisa. Tama ka, Sisi. Kapag nakita ko na ulit ang anak ko, isasama ko siya lagi. Para hindi siya mapapahama. Ititira mo na ba siya dito? Yun ang plano ko. Paano si Dolores? Baka magkagulo na naman kayo pag sinolo mo yung bata. Bakit? Siya naman dahil na kung bakit nawawala ang anak namin. Biruin mo. Sinama niya yung anak namin sa kidnapper. Sa bagay, na may kakatakot niya. Dahil siya rin kidnapper din. Hanggang ngayon ba naman? Iniisip mo nakasabwat dyan si Dolores sa pag-kidnap kay Elisa? Bakit ikaw? Hindi ba? Wala, subaybayan ko yung hostage drama niyang si Dolores at si Rex. And according sa mga articles na nabasa ko, nalaman ni Dolores na si Rex ang kumidnap kay Elisa. Kung totoong kasabot nga siya ni Rex, napakalaking palabas naman yata na magkunwaring biktima yan si Dolores para lang makalusot sa kaso niya. Basa ko rin yun. Pero mas totoo lang, hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko, gulong-gulo na utak ko. Nasa sa'yo yan, Victor. Sa ating lahat dito, ikaw lang ang makakapagsabi ng totoong pagkatao ni Dolores. Dahil isang beses sa buhay mo, nakasama mo siya. May sasalubong sa ating mga pulis sa Pampanga, Cardo. Gumawa rin silang listahan ng mga patisan na pwede natin puntahan doon. Pipo, baka familiar sa'yo yung patisan ni Baldo. Pakicheck naman, oh. Pasensya na ako, pero hindi ko po alam kung alin dito. Wala pong nabanggit sa akin si Jam na pangalan ng factory ni Baldo. Di bale, lahat naman yan isa-isa natin, eh. Sana isa na dito yun. Gusto ko na kasi magkita sila mag-ina. Naawa na ako sa kapatid ko. Naman, nagtatapang-tapangan na ako pagkaharap ko si Dolores. Pero ang totoo, nasasaktan ako pag nakikita ko siya nalulungkot.
magkita na sila mag-ina. Cardo, huwag ka magadala. May awa ang Diyos. Makahanap rin Nancy isa. Cardo, matapang tumagin niya. Hindi po siya nasisiraan ng loob. Kaya sana po, lakasan niyo rin po ang loob niyo. Dahil lumalabing sa Elisa para magkita kayo. Mars, bili lang kitang pagkain. Kumain ka, ha? Bili lang kitang prutas tsaka gulay. Ikaw talaga, nag-abala ka pa. Layon? Eh, mga bata, bili nga muna kayo ng ano, kain ni Imelda sa baba, ha, Marianne? Bawa kahit ano. Basta kayo na bahala. Sige po. Tara. Sige po. Ano, Mars? Kamusta ka na? Sina Cardo? Tumulak na ba papuntang Pampanga? Oo, Imelda. Kinakabahan ka ako, saka eto, wala akong magpakatatag. Kasi kung hindi ako magpakatatag, mas malaking problema yung nangyayari sa bahay. Alam mo, believe nga ako sa'yo Buti na lang ganyan ka mag-isip. Kasi kung ako yung nasa sitwasyon mo, malamang matagal na ako nabaliw. Nandito ka para sisihin ako? Para sabihin sa akin kung bakit ko nilapit si Rex kay Elisa? Dolores, nagpunta ako dito para hindi ka sisihin. Nagpunta ako dito para dumalaw. Bago yun ah. Dolores, marami tayong mga bagay na nangyari sa atin hindi magaganda. Maraming pangyayari ang sumira sa atin. Pero hindi ko gusto na mapahamak ka. Bakit mo sinasabi yan? Di ba yung tingin mo sa akin, masamang tao? Di ba galit ka sa akin? Dolores, ikaw pa rin ang ina ng anak ko. Kahit anong mangyari, magkukus at magkukus pa rin ang landas natin. Kaya sana inihiling ko sa'yo na itigil na natin yung pagtatalo natin para mabawasan yung mga sama natin ng loob. Sana huwag na tayo magtalo. Sige, Dolores, mawala na ako. Victor. Kamusta nga pala yung paghahanap ng kailusin? Wala pa rin nangyayari. Kayo? Papuntang Pampanga si na Kuya Cardo dahil may nag-tip sa kanila na nasa Patisan daw si Elisa. Sila Roman naman nakikipag-meeting dun sa presinto. Kung gusto mo sumama sa kanila, aalis sila ng alas 11. Dolores, maraming salamat at pinayagan mo ako sumama sa kanila. Sige, mauna na ako ha.
Victor just left for Pampanga. It's me? Eh, kung alam ko lang sana na mag-aagal ito, di sana. Pinauwi ko na lang siya sa probinsya. Hindi ko siya pinakilala pa sa'yo. Hindi mo naman alam na masamang tao si Rex, di ba? Pinakakala mo. Sana lang po, may martingan yung impormasyon na binigay ko po sa inyo. Huwag kang mag-alala, Bigo. Kapag pinagin ng Diyos, mahanap din natin sila. Bago matapos ang buwan na to, ihanda mong sarili mo. Dahil may magbabalik sa buhay mo. Ayon sa Baraha. Sinabi ba siya? Sino? Isang babae. Elisa, nakikita natin mo isang araw. Kaya matay. Ha?